Hi guys! So for today's video nga ay meron naman tayong negosyo ideas na pwede nating pagkakitaan ngayon. Dahil alam nyo ba na usong-uso at trending daw tong drinks sa Thailand? Kaya naman subukan din natin to para naman kahit di na tayo pumunta sa malayo ay makakatikim at makakatikim tayo. Plus hakot customers na din to kung itatry natin to ibenta. Dahil makikita nyo naman na kahit nasa video pa nga lang ay nakakaakit na siyang inumin. Dahil nga sa cracking chocolate niya sa loob. So tapusin nyo na lang mga mi ang video kung paano ko nga to ginawa at magkano nga ang bentahan. Para naman sa ganun ay meron naman tayong extra income sa pang-araw-araw. Bale, nagpatuno nga lang ako dito ng ating 500 grams na chocolate bar. Pinatong ko lang siya mga misa kumukulong tubig para sa mabilisan ang pag-melt ng ating chocolate bar. At kahit anong brand nga ng chocolate ay pwedeng-pwede. So kapag natuno na nga ng tuluyan ang ating chocolate ay kumuha na ako dito ng ating 16 ounce na cup. Then nilagyan ko lang ng 2 scoops or 2 tablespoons ng ating melted chocolate. Tapos saka na natin ipaikot yung baso para naman mag-spread yung chocolate sa loob nito gaya sa video. Sobrang dali lang nitong gawin at iwasan lang natin na huwag matapon ang chocolate para masakto lang talaga ang pagkakapal niya. Kaya naman after na natin to ma-spread ng tuluyan ang chocolate sa loob ng baso ay saka agad natin to papalimigin sa freezer ng at least 2 to 4 minutes. At mas better nga mga mi na may stock ka talaga nito sa freezer para anytime na may mag-o-order ay nakaready na at magtitimpla na lang ng mga drinks, ganun. Kaya habang nasa feature nga yung mga baso na may chocolate ay nagtimpla na nga ako dito ng mga drinks. So uno ko nga ang ginawang flavor ay itong matcha na pinagtimpla ko lang sa 100ml na hot water na may 2 scoop ng Enjoy Matcha Powder. Same lang din mga may yung mga measurements nito kapag sa 16 ounce na cup. Pero syempre nasa sa inyo na nga yan kung mag-a-adjust kayo or nakukulangan pa kayo sa tamis. Basta para sa amin ay sakto lang talaga yung tamis kapag gantong measurements ang ginawa namin sa mga drinks. Yung mga powder palang ginamit ko dito ay ilalagay ko na lang sa ating yellow basket or link sa ating comment section. Para naman malaman nyo kung ano nga ba ang ginagamit kong affordable na flavored powder para sa ating pang-negosyo. Dahil natapos na tayo sa pagtitimpla ng ating mga drinks, ay kunin na din natin yung mga pinatigas nating chocolate. Ganto nga yung itsura niya kapag matigas na, kaya lalagyan na natin to ng napakaraming yellow. Kasi mas maraming yellow ay mas refreshing talaga siya mga kaya mga. Naman ibusan natin dito isa-isa yung mga natimpla natin. Kagaya nga nitong matcha, red velvet, iced coffee, at cookies and cream. Di ko nga siya masyadong pinunong tuluyan mga mi dahil sa magkakrat pa tayo ng chocolate. Kaya ito na nga mga mi ang sound niya kapag krinak na natin yung chocolates. O diba, nakakasatisfy talaga siya. At masasatisfy din ang inyong mga customers kapag dinagdag nyo din to sa menu nyo. Kaya ang benta naman nito mga mi ay same pa din sa price ng inyong mga drinks. Kumbaga pwede sila mag-add-ons ng 35 pesos na cracking chocolate sa 16 ounce. Tapos kapag 22 ounce naman ay pwedeng 45 pesos pero 3 scoops na. O diba, panibagong ideas na naman nga ang nakuha natin today sa video na ito. Kaya kung gusto nyo nga itong itry ay itry nyo. Kaya yun lang guys. Guys, thank you for watching. Babush!